Peace po yan sa ating mensahe. Sorry. Okay. So, kwento pa lang, naalala ko lang po nung ako ay nagka-college sa TUP, sa Technological University of the Philippines. Nag-aaral ko ito ng Refrigeration Air Conditioning Engineering bago ako ma-create ng music. Okay, so, naalala ko lang, nung time na nasa TUP ako, ay siguro mga second year college ako na nung time. Meron akong mga barkada. At one time, itong aking kaibigan ito ay lumapit sa akin. Dahil meron siya na problema pagdating sa kanyang relasyon, sa kanyang relasyon, sa kanyang girlfriend. So, nagulat ako dahil hindi ko naman naasahan na parang bakit ako pa yung kanyang lalapitan o hihiyan naman tayo pagdating sa ganung bagay. But thank the Lord na binigyan ako ng kakayahan at kinakasan o ng wisdom ng Panginoon para makapagbigay ng konting payo sa aking kaibigan. And then, third, sumunod-sunod na yun at marami akong mga kaibigan na lumalapit sa akin at humihingi ng mga payo or tulong na pagdating sa kanilang mga problema. So ngayon, sa umagang ito, nais ko lang po sa inyo i-share yung ating higit na tagapayo sa ating buhay. So, Jesus Christ is our counselor. Hebrews chapter 4, verse 16. So, madalas, mapapansin natin karamihan sa mga tao pagdating sa kanilang mga sulirin yung problema sa kanilang buhay ay lumalapit sila sa kapwa nila na kaibigan o mga mahal nila sa buhay para humingi ng payo. Okay, so sa atin, sa umaga ito, si Jesus Christ po ang ating higit na tagapayo sa ating buhay. No? Dahil si Jesus Christ is the Master Counselor. At siya po yung solution to all man's problems. At sa kanya rin po natin matatagpuan ang mga kasagutan nito at yung mga problema na ating inaharap sa ating buhay. Dahil si Christ, no, ay ating Great High Priest. He is our Great High Priest. Sabi niya sa chapter 4, verse 14, that is why we have a Great High Priest who has gone to heaven, Jesus, the Son of God, let us cling to Him and never stop trusting Him. Okay, so si Christ is our Great High Priest. Siya po yung pinakapunong pare. Okay, so sa mga mahudyo noon, to the Jews, ang kanilang High Priest na tinitawag, ito yung sinasabi nilang highest religious authority in the land. So itong High Priest na to, itong Jewish High Priest na to, ay He alone, siya lang po ang nakakapasok sa tinatawag nating Holy of Holies in the temple. No, ginagawa niya po ito once a year, isang beses sa isang taon para to make atonement for the sins of the whole nation. No, ang kanyang pinaka-part or trabaho niya was to regularly mag-offer ng animal, no, animal sacrifices according to the law at para mag-intercede with God for forgiveness for the people's sin. Now, siya pa yung namamagitan ng high-priest, Jewish high-priest na ito para sa kasalanan ng mga tao. So, ginagawa niya po ito once a year lang. So, natatawag niya sa beses sa isang taon. Okay, but now, nakita natin, Jesus Christ is now our high-priest. So, si Jesus Christ po ngayon ang ating pinakamulong pari. So, kagaya ng high-priest, ng Jewish high-priest, Jesus mediates between God and us. Namamagitan po siya sa atin. As humanity's representative, He intercedes for us before God. At siya rin po, as God's representative, in-assure niya po sa atin of God's forgiveness. Okay. And Jesus has more authority. Siya po yung mas may otoridad than the Jewish high priest. Dahil si Jesus Christ is a true God, a true God. Unlike the high priest, nakakalapit lang po siya sa Diyos only once a year. Ginagawa nila po ito isang beses isang taon. But Christ is always at God's right hand. Parati po siya na dyan. No? Nag-intercede para sa atin. And every time na tayo lumalapit sa Kanya, and every time na tayo nananalangin, He is always available to hear us when we pray.
siya po ay si Christ po ay pumunta dito sa earth, you know, as nagkatawang tao, as a human being. So therefore, inauunawaan niya po tayo. He understands yung ating mga kahinaan, yung ating mga struggles, yung ating mga problema sa ating buhay, and shows mercy to us. And He wants, and for all, paid the penalty for our sins. Hindi niya na po kailangan gawin ng isang beses sa isang tao. Okay? Kasi binayaran niya na ito, itong ating mga kasalanan, sa pamamagitan po ng kanyang buhay na inalay niya ito sa Kristo. Tinatawag natin na ito niya. And He can be dependent on to restore our broken relationship with God. So tayo po ay napalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. We are released from sin's domination over us. Kung tayo ay inumit natin yung ating sarili sa ating Panginoon, as a Kristo. And we trust Him completely dun sa ginawa ng ating Panginoon, as a Kristo, nang siya ay namatay sa krus para sa ating kasalanan. So Jesus Christ is our great high priest. Second, He is our sympathetic high priest. Sabi niya, Hebrews, in Hebrews chapter 4, verse 15, this high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same temptations we do, yet he did not sin. So si Jesus Christ din daw ay kagaya rin natin, dahil na-experience niya po yung tinatawag natin full range of temptations throughout his life as a human being. At we can be comforted, no, na nalaman natin na si Kristo ay humarap din sa ganitong temptation sa kanilang buhay. No? So he can sympathize with us. And we can be encouraged na nalalaman natin that Jesus faced temptation without giving in to sin. Diba? So pinakita niya sa atin na hindi tayo, or we do not have to sin kung tayo po ay dumaan o humaharap sa matinding temptation sa ating buhay. Okay. Ipinapakita niya sa atin that Jesus, He shows us that we do not have to sin when facing the seductive lure of temptation. Kasi si Jesus is the only perfect human being na buhay dito sa mundo. Na walang kasalanan sa atin. Na walang kasalanan, no? Ipinakita niya rin po sa atin or na si Kristo na kahit siya ay naghirap, eh, na-accomplish niya po ito, no? Na nagamit niya itong temptation na ito. So, si Christ is nakakatulong sa atin, na makakapagbigay sa atin ng kalakasan na sa bawat araw, sa bawat buhay ng ating dinadaanan, no? Mga problema o mga struggles sa ating buhay, eh, ang ating Panginoon Jesus Christ ay nandiyan para sa atin. To help us to face our mga trials. And Jesus understands also yung ating mga struggles because He faced them as a human being. And we can trust God para makasurvive sa mga paghihirap, no? And ma-overcome natin itong temptation na ito. So when we face trials sa ating buhay, go to Jesus first then. Go to Jesus first then and patience. Dahil lubos niya pong nauunawaan kung ano po yung nangangagawan natin. Kung ano po yung nangangagasan natin sa ating buhay. Diba? In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi niya, for God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be right with God through Christ. Nung tayo po ay nagtiwala at nanumpalataya sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng tinatawag ng divine exchange. So meron po yung exchange na nangyari. It takes our sin and takes us right with God. And yung ating sin was laid on Christ at His crucifixion. Nung daladala niya po ito, nung siya ay pinako sa cross. So yung kanyang righteousness, eh, binigay niya po sa atin. It's given to us nung tayo tinanggap natin ang ating Panginoon, Jesucristo sa ating buhay. So this is what Christians means by Christ's atonement for sin. Yung pagtatakip sa atin. So si Kristo, ang ating
authentic high priest dahil alam niya po yung kadahilanan ng ating mga natawag natin mga health problems or ating mga heart aches na ating nararanasan sa ating buhay. At interesado po siya sa ating, he is interested in our concerns and our heart aches. Nauunawaan niya po at lubos niya po nauunawaan yung theory ng ating mga problema. What is wrong? At hindi lang po niya, but Jesus doesn't only understand the theory ng ating weaknesses, but He understands yung feeling, yung talagang nararamdaman natin, yung pain na nararamdaman natin sa ating buhay, yung mga panghina na ating nararamdaman. Dahil Siya'y tumayulin, no? He stood where we stand and faced the sort of problems that we face. So Jesus Christ is able to sympathize. Nakikisimpatya siya sa atin dahil He truly understands. Dahil lubos niya ang nauunawaan kung ano yung nananakan sa atin. To represent us to God as our High Priest, He had to be one of us. Kasi kailangan po natin ng High Priest na yung pinakapunumpati na meron who can have compassion on those yung mga tao talaga na ignorant and going straight. So as we have seen, si Jesus Christ is perfectly fitted talaga para maging mag-represent para sa atin because He understands what it is like to face the problems na ating hinaharap sa ating buhay. So Jesus Christ is our sympathetic High Priest. Third, He is our merciful and gracious High Priest. Sabi niya sa Hebrews chapter 4, 16, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it. No, sinabi po sa atin ng Panginoon na to come boldly to Him. No, sinasabi niya na hindi tayo dapat magpatubili, huwag tayo mamamba, huwag tayo matakot na lumapit sa Kanya. Because we will receive mercy and we will find grace sa ating Panginoon. So, prayer is our approach to God, and we are to come boldly. Marami po kasing tao na malapit na nalalangin sa Panginoon, they approach God, eh para sila yung nahihiya, or natatakot, na parang hindi nila alam kung matutugunan ba yung kanilang pangailangan sa buhay, o natatakot sila, parang hindi. Karapat dapat ba ako or something like that, no? So sinasabi sa atin ng Panginoon, so let us come boldly to Him. Yung walang pag-aalin lang na lumapit tayo sa Kanya na may kagalakan sa ating buhay. Na may pananampalataya sa Kanya. No, come with reverence because He is our King. But also, come with bold assurance because He is our friend and counselor. Siya po ang ating kaibigan at hindi ang tagapayo sa ating buhay. As our great High Priest, siya po ay, He is so merciful and gracious to us. Jesus was tempted in every way na kagaya na ng tao sa pangaraw-araw. So siya, si Christ ay nauunawaan ng kalugusan. So He understand the temptations na nadadaanan natin everyday, we go through everyday. Because Jesus is a merciful and ready to be your High Priest. At ginagarantiya ko ng ating Panginoon Jesus yung access to God the Father. Dahil Siya po yung nag-i-intercede para sa atin. He mediates between us and God. So He intercedes for us so we can boldly come to the Father with our needs. So hindi po tayo dapat mag-iya na lumapit sa ating Panginoon Jesus. Kung ano yung ating inaarap, kung ano yung mga problema na nagpasanin natin sa ating buhay. Hindi tayo na kailangan pumunta pa sa ibang tao para humingi ng payo, para humingi ng tulong. Dahil ang ating Panginoon Jesus ay lubos na nauunawaan kung ano yung ating nararanasan sa ating buhay. Dahil Siya mismo ay ipinakita Niya
na naranasan niya rin ito. Kaya pinapakita niya sa atin na dapat ma-encourage tayo at huwag tayo mahiya na manalig at manampalataya sa ating Panginoon. But dahil siya ay, He is our merciful and gracious God. Dapat we are, when we are weak, we can count confidently to God. Humingi tayo ng tulong sa atin. Dahil siya ang ating Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa atin. Even His life, ibinigay niya para sa atin. Because He loves us so much. Interesado po siya sa ating mga problema, sa ating mga concern sa ating buhay. Nandiyan po siya para sa atin. Di ba yung promise na Panginoon sa atin that He will never leave you nor forsake you. Ganun tayo makahal ng ating Panginoon. So, madali lang po ating message ngayong umaga ito. Kasi hindi po maganda ating. So, ang ating conclusion, the reason we can come to Jesus for counsel is because He is our great High Priest. He is our sympathetic High Priest. And He is our merciful and gracious High Priest. So, alalahanin po natin, we are complete in Christ. And we will find everything we need in Christ. Sa Kanya lang po natin matatagpuan ang lahat ng mga. So, praise God, tayo po'y madalaw. Father, we thank you so much, O God, for this day, O Lord. And the message that you've given to us, O Lord. And ito ay may kila ang Panginoon, but you shows us how much you love us, O Lord. Pinakita mo sa amin na ikaw ang aming High Priest. Ikaw ang aming sympathetic High Priest. You are so merciful and gracious, High Priest, O Lord. Dahil nauunawaan po ang lubusan kung lagi mo nararamdaman na ang pasayin sa aming buhay, O Lord. We thank you so much, O God, because you love us so much, O Lord. Na kailanman ay hindi nagkupas ang ilang mamahal. Yung pag-ibig ay patuloy nito yung pag-ibig ng Panginoon. And every time we are weak, we will trust you, Panginoon. Because you are our strength. You are our God. We praise you, glorify you, Lord. We thank you. Dahil sa bawat araw, Panginoon, ay nagsasal ka, lahat ang umalala, na aming tumulong sa atin. Your eyes is always upon us, O Lord. Kaya ba, dito, bumigyan ko. And no matter where we go, you're always there for us, O Lord. Ang pinipatingatan kami, O Lord, sa parang ito, ikaw ay aming pinipuli, hindi mo may hati, O Lord. Sinasabi. Thank you.